going to school today. Oh yeah. So we're back in Ottawa. We're bringing this kid to school. So come with us. Right now it's 2 degrees Celsius. Sobrang malamig. I'm wearing shorts. Okay. Hatid lang natin itong batang to. No, tatanda na yun, lalaki na, tapos ayaw niya na magpahag kasi nahiya na siya. Okay, where are we going, ma'am? Going for a jog. Bumilog na tayo eh. Huwag tayo kain na karami. Sino yung nag-chips yung maraming beses? Naubos namin 3 bag na malaking chips. Oo. Malaki na naman tayo. Well, it's not over, pero tingnan nyo naman kung gano'ng karami yung down dito. Look, I'll show you something. See? Yung mga leaves. Frozen na yung mga leaves. That means, sabi nga sa Game of Thrones. Winter is coming. So, sabi sa forecast, magkakaroon ng La Nina winter. From what I understand, it's gonna be more snow and it's gonna be so much colder than before. Yung nakikita nyong yan, dome yan. Hockey arena. A hockey rink. A skating rink. Okay. Maganda dito sa Canada, puro parks. Tsaka marami silang bike pathway, running space din. Because they value health dito. Kita mo medyo namumuti-muti yung ano, yung grass. That is because nag-yellow na siya. So frozen na yung grass. Kapag may left side. Yan yung Britannia Beach. So, malapit kami sa beach. Yep. Ganda ng bahay niya. Yung inaay namin yung bahay ni Mab. Soon we will have our own house. Grabe. Frozen na talaga. Yung lupa oh. Yellow na. Actually, madulas yan. Pag nagtatakbo ka dyan. Morning. 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 Actually, mumabalok na ng 10 degrees. Lamig na lamig na yan si Mami. Lamig talaga eh. Hindi naman kasi sanay sa lamig yan. 10 degrees di pa ako nagja-jacket eh. Usually. Naka-t-shirt lang ako. I like the weather. Mag 10 degrees. So, Mami, no. Not so. Mga 18 degrees. Siya mga 18, 20. 20 morning. Degrees. Yun yung... Morning. Yun yung gusto niyang weather. Yun yung tinatawag mong perfect weather, right? Kahit sa mga walkway, mga path ng bike and all, stop signs are really a big deal here. Kasi, when say stop, there, see? And stop signs are non-negotiable. Stop signs are non-negotiable. So, when it says stop, especially for cars, you need to really stop for 3 seconds. No, full stop. Full stop. It doesn't matter kung walang tao, walang kahit ano, walang kotse, no excuses. You have to stop. Pumunta na rin kami ng Costco para bumili ng shampoo. Shampoo. Wala na kami shampoo. Dito kasi kami bumibili kasi nga bulk. Mas mura. Yes. Minsan nakakalula din mamili dito eh. Parating ka magbubulot. Tingin niya ako ng ano ma'am. Titingin niya ako ng cost of ng jacket. Mm-hmm.
Calvin Klein, ma'am. Calvin Klein. Oh, she's nice and warm. Ayun na do, sa dulo. Oh. Magkano yan? It's okay. Magkano yan? This is on sale. It's supposed to be $22.99. It's $17.49 now. Discounted siya. Yeah. Ito yung kailangan ko, Dad. To sell this sa IKEA. Please begin scanning. 7.99 22.99 credit 5.50 to follow the instructions on the pin pad. Thank you for shopping at Costco. Stop. Please wait. Hey, look. Neutral. Make sure every windows are closed. Ganito lang yung mga car wash dito sa Canada. Mm-mm. Kasi pag tao na yung naglinis dito, detailing. They call it detailing. Detailing na ang tawag nila. Sa atin sa Pinas, 150 pesos mo, talagang detail na yun ha. Ano na, maganda na car wash yun. Malinis na malinis na. Dito ito lang, most likely hindi ganun kalinis yung exterior. Dito ikaw pa maglilinis ng interior. Man lang ganong natuyo. That's how it is. That's a quick, 2 or 3 minutes? Finishing area. So, pupunta ka lang dito para i-vacuum yung sasakyan mo. Para sa interior. I wish may car wash boy. Sa atin, uupo ka lang. Maghihintay. Iwan mo lang yung sasakyan mo dyan. Malinis na pagbalik. But dito, ikaw talaga yung gagawa. Right, even pumping gas, di ba? Yeah, pumping. Ikaw nagpa-pump ng gas. Wala ka na, wala silang gasoline boy. Wala silang gasoline boy dito. Lahat ikaw. So, wala nga tayong car wash boy. Meron naman tayong dusting girl. Ayan. Siya yung taga-dust natin. Ayan. Naka-season pass tayo sa car wash. Oo. So, magkano ba siya? Okay. So, there's two options para magpalinis dito sa Canada. Especially sa Petro Canada, which is yung gas station na mayroong glide wash or super wash. Kapag mag-avail ka ng season pass ni Petro Canada, you can choose between 3 months or 6 months. In our case kasi, ang season pass namin, 5 days left na lang. So, ibig sabihin, 5 days na lang pwedeng magpa-car wash. So once a day, pwede ka magpa-car wash. So syempre, hindi naman tayo araw-araw nang papa-car wash. Nag-post ako online, naghanap ako ng mga Pilipino. We take turns sa car wash. So meron kang option if you want to go for 30, 60, 90, up to a year. 360 days. Yeah. Ang pili namin is 180 days, which is 6 months. 180 days or 6 months na season pass is $423. Yeah, tax so included. Medyo pricey kung ikaw lang mag-isa magbabayad. Pero that's why I find 7 people
para makipaghati-hati sa akin doon sa $423, which is roughly around, so roughly around $60 each. $62. $61. Yeah. Each, kasi meron ka ng 6 months access. 6 months access sa ano, car wash. Na once a week. Once a week. So 4 times a week. So around more or less 6 times 4, 24 car wash for the span of 6 months. Meron kang 24 car wash for the span of 6 months for $60. Pero kapag binili mo siya na per day lang or per car wash lang, it's around $20 each. So mahal. Mahal, mahal talaga siya. Sobrang mahal niya. Kaya mas so, wise na humanap ng kahati. Ng kahati. So kami, yun yung ginagawa namin para at least makatipid. Kasi mahal talaga ang car wash dito. And hindi ka naman makapagpa-car wash every time. Like kung gusto mong ikaw yung mag-car wash, yeah, you can do that. Pero kasi kagaya nung kami, nakatira kami sa apartment, wala namang access ng water sa labas. That's one. Second thing, what if winter? During winter, I don't think kaya mo mag-car wash mag-isa. Like kahit na may access ka sa water, sa sobrang lamig, hindi mo rin gagawin, that's for sure. Magbayad ka na lang. Magbayad ka na lang, diba? Hindi lang siya dahil sa for cleaning purposes. So nag-i-scatter ng salt all over the place. Once na pumupunta siya sa underbone ng sasakyan mo, kinakain ng salt yung bakal ng underbone ng sasakyan mo. Kaya mostly ng cars dito, ng mga luma, yung mga hindi nagpapa-car wash, mapapansin mo talagang halos matanggal na yung mga side panel ng sasakyan dahil punong-puno ng kalawang. Kasi talagang prone sa kalawang mga sasakyan dito dahil nga sa salt during winter. Kaya at least once a week, you should get a car wash. At least kahit na kung tinatamad ka mag-vacuum, kahit man lang exterior ng sasakyan mo, malinis. Merong dalawang kinds of car wash dito. Mm-hmm. Glide wash and super wash. Sa Petro-Canada? Within Petro-Canada. Mm-hmm. Itong pinuntahan natin ay glide wash. Yeah, yeah. So, tapos meron pang isa na super wash. Super ano wash. Naman yung difference nito? So for glide wash, ang glide wash kasi more on like para may basahan na umiikot. Kung kagaya na nakita nyo kanina, parang may basahan na umiikot na wina-wipe out niya yung sasakyan basically. Ang superwash naman, pressurized lang siya. Pressurized siya. So talagang high-pressured water, yun yung bumubuga sa sasakyan mo, tapos sinasabunan. So walang nangyayaring pagkuskos. So all on pressure. So mas preferred ko yun during winter kasi meron siyang pressured wash sa ilalim ng sasakyan ko, which is necessary especially kapag may winter na dahil nga sa salt na sa ilalim ng sasakyan mo yung salt. So kapag binubugahan yung sasakyan sa ilalim, natatanggal, which is better. Ayun. Ang glide wash naman okay siya kapag summer. Pag summer para at least mas nakukuskus yung singit-singit. Ayun. So kung nanonood kayo at bago kayo sa Canada at kumuha kayo ng sasakyan, pwede niyo rin gawin tong technique na to. So ayun. Yun lang. Yeah. Like and subscribe if you wanna learn more about Canada. Marami pa akong tips. Marami akong matutunan. Like how to deal things here in Canada na we used to do it in a different way in the Philippines. So, follow for more. Peace and love. Tito Mikey. Idol ko yun pero sa kanya na yun eh. Siguro ano na lang yun sa akin. Yun sa amin. Follow for more. Peace and peace in maple. Bye. All right, let's go.